Yo, what's up? It's your boy Don Beast back. Hey, today, ngayong araw is papakita sa inyo yung life hack para sa naka-Insta 360 at para hindi ka na gumamit ng micro adapter. Tsaka kung paano yung vlogging setup ng aking, kung paano yung setup ng camera ko pag ako'y nagbablog, pag ako'y nagmo-motovlog. Ito, papakita ko sa inyo. Para to sa mga taong gustong bumili ng Insta 360 or meron kang Insta 360, para to sa mga naka-Insta 360, yung mga gustong gamitin yung Insta 360 na pang-vlogging nila. Kung ikaw ay wala ka pa naman pambili ng microphone adapter, ito para sa ito at panoorin mo yung video na ito hanggang sa matapos. Ito, papakita ko muna sa inyo yung aking ginagamit na helmet, isang spider blade. Ayan. Tsaka yung aking setup ng vlogging kung paano ko nilalagay dito yung aking camera Insta 360. Ito ang ginagawa ko is meron akong chin mount. Ang gamit ko is GRX. Ito siguradong matibay na talaga to, kayang-kaya niya i-handle yung Insta 360, pero ingat pa rin tayo, no. Buti na lang itong GRX is meron siyang ito yung tali na pwede mong isabit, i-hook kung saan na matibay kapag nahulog, eh, alam mong matibay yung tali kakapitan niya at hindi siya malalaglag agad. Yung akin, kinapit ko siya dito sa may aking. Ito yung strap ng helmet, diyan ko siya nilagay, tsaka dito. Tapos nakasikip yan. Tsaka subok na matibay ito. Matagal ko na itong ginagamit. Kung gusto nyong bumili nito, ilalagay ko sa Shopee link dyan sa description. Tapos nga, ang ginagamit kong camera is, nasabi ko na naman, is yung Insta 360 X3. Ito siya. Tapos nilalagay ko siya dito. Paano ko nga ba siya nilalagay, pe? Ito. Pago siya nilalagay dito, is tinatanggal ko muna itong charger cover. Natanggalin ko yan. Para pag ilalagay natin yung mic, direkta na. Hindi na tayo gagamit ng mic adapter. Ito, meron akong nabili sa Shopee rin. Case ng Insta 360. Napakatibay naman na ito. Alos nabili ko lang ito ng 100 pesos or 200. So, lalagay ko na lang din dyan sa description yung link nito kung gusto nyo. Hindi ko naman pinopromote yan, no? Dahil hindi rin naman ako bayad nitong Insta 360 tsaka nitong cover na to. Gusto ko lang naman makatulong sa inyo. Ayan, nilalagay ko siya dyan para meron ka ng pasukan dito sa ating helmet. Ang ginagawa ko, ito. Sinusuot ko siya dito. Yan, tanggalin lang natin. Ah. Sinusuot ko siya dito, tapos ito, yung screen ay nasa harap. Pero medyo delikado nga to, dahil nga nasa harap yung screen, pwede siyang matalsikan ng bato. So, pwede nyo naman lagyan ng screen protector to para sakali may tumalsik na bato, is hindi siya mabasag. Lalagay lang natin. Medyo mahirap nga lang siya ilagay, no? Dahil parang nakabukas siya. Pipilitin nyo nga lang yan. Ayan, no? Ilalagay nyo naman siya, masushoot nyo. Tapos, silak lang natin. Para, kasi tulad ko, ito ang una ko nabili, Insta 360. Napakaganda kasi ng Insta 360. Pwede mong gamitin kahit saan. Tsaka yung pagka 360 niya, napakalaking bagay nun. Kumpara doon sa ibang camera na single lens lang. Yan. Nilalagay ko siya ng ganyan. Tapos position nyo na lang kung paano nyo siya gusto. Yan. Ganyan siya. Huwag kayong magalala dahil pagka suit nyo naman tong helmet na to, hindi nyo naman siya masyadong sagabal kapag nagdadrive ka. Eh, halos ito lang naman yung makikita mo dyan pag nagdadrive ka. Pero yung dito, yung sa kalahati na yan, hindi mo na yung makikita. Sa akin naman, hindi naman malaking bagay yung ganun na kapag ka nagdadrive ako, eh nakikita kong konting angulo ng camera ng Insta 360. Tapos, ito na nga yung isang hack ko. Yung hindi ko na ginagamitan ng micro adapter, yung aking mic. Tapos, napakaganda pa. Kung mapapanood nyo naman yung mga previous motovlog ko, mga previous vlog ko, is itong mic na yun ang ginagamit ko. Is yung mini microphone na Lavier. Lavier microphone. So, nabili ko lang din to sa Shopee ng halos 100, 300 plus or what. Ilalagay ko na lang din dyan ulit sa description yung link nito. Ang tsura nito is pag ganito siya. Ayan. Ayan siya. Tapos type C na siya. Tapos meron na siyang wind noise. Ano ba to? Parang nakalimutan ko na tawag dito sa foam na yan. Tapos napakahaba niya. Oh. Ayan o. Oh. Kapansin nyo. Meron na ako nakalagay dito sa helmet ko. Ito, extra ko na lang to eh. Ayan nga ang ganda. Kaya ako siya nabili. So, ito na. Nakalagay siya dito. Ang ginawa ko dito, inipit ko lang siya dyan. Tanggalin natin to. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, nandito siya eh. Kita ba? Hindi kasi kita. Ah, dahil kulay black din, hindi siya kita masyado. May ilaw ako dito. Ayan o. Kung makikita nyo, ayan o. Ito siya. Ayan na siya. Tinape ko siya dito. Sa harap ng aking helmet. Kayo mag-alala dyan dahil hindi naman masyadong malakas din to. Kapag ka nag-edit na kayo, pwede nyo naman hinaan sa edit. Tapos inipit ko siya dito sa may chin. Dito sa chin. Sa chin niya dito sa kabila. Inipit ko siya dyan. At kung mapapansin nyo, nakalusot na siya. Ito na yung wire niya. At nilusot ko lang siya dito. Ito. Ayan, nilusot ko lang siya dyan. Tapos may harang yan doon. Ayan.
So, napakalinis niya rin tignan. Ayusin nyo lang talaga yung paglalagay niya. So, ito nga ay medyo umungat dahil nga inungat natin. No? Nakuha nyo naman yung patamang paglagay niyan. Okay na yan. Ano, kung mapapansin nyo. Ayan siya. Napakalinis din pa rin tignan. At dagdag bawas din kasi yung mic adapter para sa ating camera. Tsaka yan, no? Eto. Rekta nyo na siyang ilalagay. Rekta na siya dito. Ayan. Tapos open natin yung ating camera. Ang ginagamit ko nga pala, 1080p lang ako. Tapos, naka-single lens lang. Ayan. 1080p. Minsan 4K pang ano ko lang naman yan. Naka-4K siya ngayon. Tapos naka-single lens. Tapos kung mapapansin nyo, ayan o, na-detect niya na yung mic natin. So, pag tinanggal ko yan, mawawala yan. Ayan. Pag kinabit natin, ayan na siya. Na-detect na agad siya. So, hindi mo na kailangan ng mic adapter. So, kung mapapansin nyo, pag sinuot ko to, is gagalaw-galaw yan. At pagsasalita ako sa loob. Yan. Ayan. Hello, mic test. Check. 1, 2, 3. Kung mapapansin nyo, gumagalaw-galaw siya, diba? Alos walang wind noise yan na maririnig. Napakaganda niya. Tapos, napakasimple pa. Hindi nadagdagan yung bigat ng mic natin dahil may dagdag bigat din naman yung mic adapter. Tsaka medyo malaki kasi yung mic adapter, diba? Pag nandito. Nakaalos ganyan siya kalaki eh. Alos. Mas malaki pa nga yata dun sa cover. Kaya ito rin yung napili ko. Mas convenient. Tsaka ito lang talaga yung nakikita ko dyan. Oh, sa kapag nagbumotor ako. Kung mapapansin nyo, ayan. Alos ito lang naman yung nakikita ko dyan. Kaya goods na goods pa rin naman yung gantong setup kung gusto nyo mag-motovlog. Tsaka napaka-wide ng makikita na sa angle nyo, sa POV nyo, no? Malaki yung makikita nyo. Tsaka ito pa, meron pa ako isang ginagamit. Kapag gusto ko siyang gawing wireless or gusto ko ilagay sa harap ng aking motor, yung aking Insta360, ginagamitan ko minsan ng intercom. Minsan intercom ang ginagamit ko. Kung gusto nyo makita paano ko kinonect to doon, lalandyan yung ano, lalagay ko dyan yung link na kung paano ko siya kinonect. May video na kasi akong ginawa nito, previous vlog ko. Kaya yung panoorin nyo na lang. Napakaganda kasi nito. Ayun, oh, kung mapapansin nyo, is plug and play na siya. Plug and play. Love your type. Omnidirectional. Hi-Fi SQ. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Noise reduction. Tapos, ito is anti-jamming. Kaya napakalaking tipid nito sa atin na nagtitipid. Sa mga nagtitipid na bumili ng mic adapter or wala pang pambili ng mic adapter. Pero maganda rin naman yung naka-mic adapter ka dahil nga magagamit mo siya ng wireless at naka-wired. Tsaka napakalaking ka-iwas hassle na lang din kapag ka naka mic adapter ka rin naman. Ayun nga lang, medyo lalaki nga lang din yun. Madadagdagan ka dito ng parang naka-extend dyan. Para lang din naman to sa mga katulad ko na marami kasi ako nakikita sa group na kung paano or ano ang ginagamit nila ng mic para hindi na bumili ng mic adapter. Ayan, ayun na siguro yung solution sa mga nagtatanong. Kaya yun, ito, papakita ko na lang yung actual video. Ito. Habang gamit ko yung mic na yan. Let's go! Hey, what's up? Ayan. Ito na yung actual na footage kapag kasuot na natin tsaka yung sounds ng camera. I-open visor muna natin para makita nyo yung audio niya talaga. No? At makita tuloy, marinig nyo. Ito. Naka-open visor ako ngayon para marinig nyo yung audio natin at marinig nyo kung meron ba tayong maririnig, meron kayong maririnig sa paligid natin habang nagsasalita tayo kapag naka-open yung visor. Tapos mamaya itatry naman natin kapag naka-close yung visor. Ayan o. Napakaingay ng paligid ko pero hindi nyo gaanong rinig sa video dahil nga napakaganda na ito. Dahil truck ngayon o. No oras kasi o. Alas 2. Labasan na ng truck. Kayo, anong sa tingin nyo kung maganda ba yung mic na to or hindi kapag open yung visor? Para sa akin kasi ito yung pinaka maganda ang wind noise na kapag nagbo-vlog tayo. Hindi siya masyadong boring panoorin dahil meron ka pa rin. Dahil naririnig pa din yung paligid natin. Hindi tulad ng puro boses lang natin yung naririnig. Meron kasing ibang mic na halos boses mo na lang yung maririnig mo. Hindi natin matry kasi sa high speed eh, no? Ayan, matakbo ako ng ilan, 50, 60, pero hindi pa rin ganun. Kung may kita nyo, meron akong video na tumatakbo ako ng 100 pero hindi ganun kalakas yung wind noise. Dito kasi hindi tayo makapagpatakbo ng sobrang bilis. Kaya yun, dito try natin, naka-open visor. Dahil ano dito, yung malakas talaga yung hangin dito sa lugar na to. Kung taga dito kayo sa floodway, Pasig, sigurado alam nyo na malakas yung hangin dito. Ito, may kita nyo naman, open area, diba?
Ibig sabihin yan, malakas yung hangin yan. Halos di pa rin talaga tayo mapagpasakpo ng mabilis. Kaya siguro doon na lang tayo sa safe na ano, na ayun na lang, papakita ko na nga lang. So hindi na tayo magpapatakbo ng matulin dito, abot na yung 100. Tara, ikot na tayo. Try naman natin pagka naka-close yung visor. What you think? Kung okay ba sa inyo yung wind noise reduction na ito or hindi. Kaya tara, try naman natin yung naka-close visor tayo. Naka-open visor ako. Iko-close ko naman ngayon. Ayan, close visor tayo. Ito mga idol, naka-close visor ako. Halos wala ka nang marinig na wind noise kapag naka-close. Hindi na tayo makapagpatakbo ng meron din naman akong clip na tumatakbo tayo ng matulin, naka-close visor. Siguro lalagay ko na lang din dyan para hindi na tayo madisgrasya pa kung sakali ako madisgrasya tayo eh. So ito na lang muna yung clip na yon, pakita ko sa inyo. So ayun nga, ano, what you think? Anong sa tingin nyo? Kung pasado ba sa inyo or hindi? Para sa akin kasi pasadong pasado to. Parang halos naka purple panda ka na rin na mic na halos 3,000 plus. Tapos ito nasa magkano lang, di ba? Kinagandahan dito, hindi na tayo gagamit ng mic adapter. Dahil nga ano pa yun eh, dagdag gastos din. So 1.5 yung mic adapter, mga gano'n, 1.5. So kung bibili ka ng mic adapter, 1.5. Tapos bibili ka pa nung mic na pinakamagandang mic na nakikita ko is yung purple panda na worth 3,000. So aabot ka ng mga 5,000 din ang aabutin mo kapag bumalik ka pa ng dalawang yun. Kaya ito, makakita